nakakalungkot na gagamitin ng COMELEC ang kanyang kapangyarihan upang maparusahan yung mga lalabag dito sa ating gun ban, sa ating mga prohibisyon. Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na iwasang lumabag sa mga panuntunan na ipinatutupad ng komisyon. Ngayong araw ay nagsimula na ang election period sa buong bansa at ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs na tatanggal hanggang sa darating na Sabado, September 2. Inaasahan ng COMELEC na aabot sa halos 2 milyon ang magpa-file ng COC. Meron talaga na maghahasik ng lagim, meron talaga na mamimili ng boto, meron talaga na hindi susunod sa mga papakaran. Kung kaya kailangan talaga namin ng PNP, ang AFP, ang Philippine Coast Guard, ang pinagsamasamang lakas ng lahat ng law enforcement authorities. Epektibo na rin ang gun ban hanggang November 29, 2023 sa buong bansa. Bawal ang pagdadala o pagbibiyahe ng mga baril o explosives na walang kaukulang pahintulot mula sa COMELEC, partikular ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. May mga COMELEC checkpoint na sa buong bansa. Maging obedient or kung wala namang pong tinatago, bakit magre-resist po? Ang pinag-iba ng gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong taon sa mga nakalipas na halalan sa bansa, ngayon kasi kapag sila ay naghain na ng kanilang COC o Certificates of Candidacy tulad ng mga ito, agad na silang ikonsidera na kandidato. Ibig sabihin, sakop na sila ng mga ipinagbabawal ng COMELEC tulad na lamang ng premature campaigning o itong maagang pangangampanya dahil maaari silang madiskwalipika. Kabilang sa maituturing na premature campaigning ang paglalagay o pagdidikit ng campaign posters, pagsusuot ng damit na may mukha ng kandidato, bagamat walang sinasabi na iboto ito. Sakop din ang prohibisyon na ito ang paggamit ng social media. Ayon kay Chairman Garcia, kahit nasa pribadong ari-arian pa ang campaign materials, ay tatanggalin nila. Kakibat din ito ang posibleng reklamo na kahaharapin ng kandidato na may-ari nito at pagkadiskwalipika. Ito ay para sa address sa ating PNP, sa ating mga field personnel. Dapat tatanggalin ang lahat na nakapaskil, lahat na nasa mga tricycle, lahat na nasa pedicab, at bawal magdidikit, magkakabit ng kung ano-ano. Sa pagsisimula ng election period, nagkaroon ng kick-off ceremony at nag-ikot ang mga opisyal ng COMELEC sa venue kung saan isinasagawa ang paghahain ng kandidatura. Dagsa ang mga nagnanais tumakbo sa unang araw pa lamang. Aaminin natin, hindi namin ina-anticipate na ganito kadami kaagad ang magpa-file ng candidacy sa unang araw. Subalit kumpleto naman yung aming mga forms, kumpleto naman yung aming mga dokumento na kailangan. At the same time, nakaset up naman at organized naman yung lahat ng ating mga tao. Inihayag ni Chairman Garcia na may insidente ng isang naghain ng kandidato para sa SK sa Manila na pineke ang detalye sa kanyang isinumiteng birth certificate upang palabasin na kwalipikado siya. Bukod sa hindi tinanggap ang kanyang COC, kakasuhan din ito ng COMELEC ng falsification of public document. Samantala, pinuntahan din kanina ng COMELEC ang Taguig Convention Center kung saan doon ang filing ng lahat ng barangay sa lungsod. Kasama na rito ang EMBO barangays na dating sakop ng Makati. Nilinaw ni COMELEC Chairman Garcia na hindi sila ililipat ng voting center o lugar at classroom kung saan boboto. Ito ay para maiwasan na rin ang kalituhan. May mga naghain na rin kanina mula sa EMBO barangay ng kanilang COC sa Taguig. Magkakaroon kami ng voter education na tinatawag namin dialogo para lahat maging malinaw. Sa darating na October, at least alam na ng mga botante yung bago nilang precinct number. Hopefully, sana wala pong maging problema kasi kami naman po in good faith. Nagpunta po kami dito to file the necessary requirements na kailangan. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.